madalas kapag bago sa ating paningin ay titig na titig tayo dito, lalo na kapag maganda. Nako, labas ang pagiging isang tunay na lalaki. Subalit paano kung sa likod ng kagandahang iyon ay may nakatagong nakakatiring katauhan ito? Binata pa lang si Romeo at bilang isang binata, natural na talaga siguro na kapag may mapadaan sa harapan na maputi, sexy at magandang binibini, ay nakasunod kaagad ang tingin at halos hindi na kumikisap pa ang mga mata. Nabatukan pa ito ng ginang dahil ilang beses nang inulit ng bata na bibili ng mantika at bawang ay hindi man lang nito narinig. Aray ko naman, Nay, bakit ka naman nananakit? Angil niya, sabay himas ng kanyang batok. Hindi pa rin maalis ang tingin nito sa daan kung saan lumiko ang magandang dilag. Kita mo na, kanina ka pa dyan, yung batang si Dodoy sigaw ng sigaw. Hindi mo man lang narinig. Galit na saad ng ina. Sorry na agad, Nay. Ito naman, no. Minsan lang kaya may napapadaan na maganda rito. Umeeksay na ka pa. Reklamo nito sa ina. Maganda ka dyan. Tubagin mo muna ang mga namimili bago magpapansin. Hindi ka nga marunong magsaing at maglaba. Saway pa ng ina nito. Napakamot sa ulo ang binata. Tahimik na lamang siya sa sinabi ng ina. Talagang ayaw niya ng ganoong trabaho. Isa pa ay nasanay na siyang nariyan lang ang japayoki niyang ate. Laging nakasuporta sa kanyang pangangailangan palagi. Pero ang totoo, hindi mawala-wala ang mukha ng babae sa kanyang isipan. Alam niyang dayo ito sa kanila. Unang beses niyang nakita ito. Nang gabing iyon ay lumabas siya ng bahay at pumunta sa kanyang mga barkada. Kasama na rin ang pagtatanong-tanong kung kaninong kaanak ang babaeng iyon. Napag-alaman niyang bagong nangungupahan ito sa paupahang bahay, mga apat na bahay mula sa kanila ang pagitan. Ayan ka na naman, Romeo. Anong plano mo? Diskarte ka na naman muli. Iwanan mo rin naman kapag nagsawa ka. Angil ng isa niyang kaibigan. Uy, hindi ah. Ako yung iniiwan. Hindi yung ako ang nangiiwan. Mamaya maririnig tayo nun eh. Reklamo ni Romeo sa kaibigan. Napag-alaman din ni Romeo na hindi rin pala ito magtatagal sa lugar. At aalis din kaagad matapos makompleto ang mga papeles para mag-abroad. Dahil nag-a-apply itong domestic helper. Nasasayangan si Romeo dahil mukhang natipuhan niya ito. Kaya kahit sa sandaling panahon na iyon, ay gusto niya pa rin itong makilala at maligawan. Pwede pa rin naman ang long distance relationship kung sakaling mapaibig niya ang babae. Saktong close sila ng landlady ng nasabing bahay. Dahil kaibigan ito ng kanyang ina, kaya pinakiusapan niya ito para makausap at makilala ang babae. Tita, rito mo naman ako sa bago mong boarders o. Pakiusap niya rito. Kung seryoso ka talaga, edi sige. Sagot ni Aling Evelyn. Kaagad na kinausap ni Aling Evelyn ang dalaga kung pwede ba siyang makilala ng isang kaibigan. Matagal bago pumayag ang dalaga dahil napakamahihain ito. Matubili pa ang babae at sobrang hinhin kong gumalaw.
Halos hindi mo makikita ang lumalabas ang ngipin. At sasagot lang kapag may itatanong. Nakilala ni Romeo ang dalaga. Ito si Claudia. Galing pa sa malayong probinsya. At isa lang talaga ang pakay nito sa lungsod. Ang makompleto, ang kanyang mga papeles. Huwag kang mag-alala. Pwedeng-pwede kitang tulungan sa mga lalakarin mong papeles. Sumahan kita sa mga pupuntahan mo para hindi ka mahirapan. Alok pa niya rito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Romeo. Gagad na siyang nagtapat sa babae. Nagulat pa ang dalaga dahil paano nang binata na sabi na minahal niya ang dalaga. Gayong kakakita lang nito sa baguhang dayo na galing pa ng probinsya. Huwag mong pangarapin na makarelasyon ang kagaya ko. Hindi mo gugustuhin. Tipid na wika ng dalaga. Sa sinabing iyon ng dalaga, may kahulugan na sanang malalim subalit hindi nakuha ng binata dahil masyado itong focus sa pagdidiskarte kung paano mauto itong dalaga. Hindi naman sa bilis at tagal ng pagkilala ang basihan ng pag-ibig eh. Mayroon talagang pag-ibig na parang ulan. Hindi mo namamalaya na pumapatak na pala ito. Hirit pa ni Romeo. Ganoon? Ano pang diskarte ang alam mo? Sigurado akong marami ka nang nauutong babae. Uwi ka nito. Tila naaaliw na rin si Claudia sa presensya ng binata. Uy, wala ah. Grabe ka naman kung makasabi ng makadiskarte. Sa totoo lang, isa pa lang ang naging karelasyon ko. Kahit 25 na ako ay, hindi ako pala diskarting tao kapag hindi ko naman natipuhan. Agad na sagot ng binata. Oo, paano kasi? Tamad sa mga gawaing bahay, nakahilata buong araw. Naghihintay lang ng padala ng ate galing Japan. Kaya walang taga rito ang magkagusto. Litanya ng landlady na nakangisi habang dumadaan sa gilid kung saan sila nag-uusap. Napangiti naman si Claudia sa pangbibistong iyon ni Aling Evelyn. Hindi na nito mapigilan ang huwag sumabat sa usapan. Tita Evelyn naman, nilalaglag mo naman ako. Akala ko ba tutulungan mo ako? Angil niya. Kaya napahalakhak ang landlady. Abay, siyempre, mabuti nang alam na kaagad ni Claudia ang lahat ng mga negatibong ugali mo. Para naman makapag-isip pa rin siya ng mabuti. Pangit rin naman kung puro kabutihan mo lang ang sasabihin natin eh. Hindi ka naman santo. Angil ulit ni Evelyn. Tipid na ngumiti lamang si Claudia. Aminado siyang aliw na aliw rin siya sa presensya ng binata. Nakikita rin niyang seryoso naman ito sa mga sinasabi nito. Ikalawang araw nito ay sinamahan ng binata si Claudia na pumunta sa pinasukan nitong agency. Siyang nagtuturo sa dalaga at naging guide na rin kung saan babanda pumunta at kung ano ang dapat sakyan. Nagpasalamat rin ng malaki ang dalaga dahil hindi na siya nahihirapan pa dahil sa tulong ni Romeo. Wala yun, basta para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Alright, sagot ng binata. Napangiti lang si Claudia. Halos hindi na umuwi si Romeo at laging nasa tabi na lang ni Claudia. Gabi na lagi bago nito maisipan na umuwi. Sige na Romeo, kailangan na nating magpahinga at pagod na rin ako. Uy ka, isang beses ni Claudia ng tila ba nagmamadali ng pumasok ng kanyang kwarto. Nagtaka man ay umuwi na lang din si Romeo. Hindi niya maintindihan kung bakit tila siniliban ang puwet ng babae at atat nang pumasok ng kwarto.
Siguro ay dudumi ito. Naisip niyang baka mabaho siya kaya ayaw nitong makaharap ng matagal. Inamoy-amoy pa niya ang kanyang sarili. Ngunit mabango naman siya. Hanggang sa dumating ang araw na nakompleto na ang lahat ng requirements nito. Nakiusap ang binata sa dalaga na mag-stay muna kahit ilang araw dahil mamimiss niya kaagad ang dalaga. Bakit pa ba, Romeo? Eh baka hahanapin ako ng tatay. Reklamo ng dalaga. Ayos lang naman yun. Hindi naman nila alam eh. Sa susunod ka na uuwi. Pagsusumamo pa ni Romeo sa dalaga. O sige, pero 2 araw lang yata talaga. Sagot ng dalaga. Pumayag na ito at sa unang araw nang nasa boarding house sila, ay wala silang may ginawa buong araw, kundi ang magkwentuhan. Hanggang sa humantong sa katatawanan ang kanilang napag-usapan. Saktong napatingala si Romeo, ay nakita niyang nakanganga habang humahalakhak si Claudia. Unang pagkakataon iyon na napahalakhak niya ito. Tila nakuha na nga niya ang kilite ng dalaga. Subalit nagitla siya sa kanyang nakita. Ang dila ng dalaga ay kulay itim at nakapurmang litrang Y. Sa pagkakaalam niya ay ahas lang ang may ginoong dila. Ang mas nakakadiri ay kulay itim ito. Nang makita niyang yoyoko si Claudia ay ibinaling niya kaagad ang kanyang tingin sa kabila upang hindi nito mahalata o malamang nakita lahat iyon ng binata. Patuloy lang sa pagtawa si Romeo. Kunwari wala siyang may na-discovery na nakaka-turn off na bagay. Pero ang totoo ay nagsitayuan na rin ang kanyang mga balahibo. Tila gusto na niyang hilahin ang oras. Mag-alas 5 na ng hapon nang dumating ang landlady na si Evelyn. Kinuha iyong tiyempo ni Romeo. Kaagad siyang nagpaalam at nagdahilan upang makauwi ng bahay. Nakuha po na pala. Andyan ka na pala, Tita Evelyn. Siguro kailangan ko nang umalis at baka lumalaki na yung bunganga ng ina ko doon sa tindahan. Litanya niya rito. Hindi niya alam kung bakit tila sinilaban ang kanyang pet ng mga sandaling iyon. Diring-diri siya sa kanyang nakita na hindi niya malilimutan. Nangako pa siyang babalik pa kaya umasa ang dalaga ngunit lumalim na ang gabi ay walang kahit anino niya ang nagbabalik. Nagising na lamang si Romeo kalagitnaan ng gabi nang tila may bumubulong mula sa may bintana. Nagmatsyag siya kung ano ang huni na iyon. Tahimik na lahat ng kabahayan. Kaya alam niyang malalim na ang gabi. Distorbo naman sa tulog to. Reklamo pa niya. Hindi pa rin nawawala ang huni kaya dahan-dahan siyang bumangon para silipin mula sa kristal na bintana kung anong bagay iyon. Natatakpan ng makapal na kortina na pang-aircon. Tinabing niya ito ng sobrang liit. Nakasyang sumilip ang isang mata. Nabitawan na lamang niya ito sa gulat ng may makitang nakakatakot na nilalang. Base sa forma ng katawan ay babae ito. Magulo ang buhok at ang hindi niya maipaliwanag ang forma ng katawan. Para itong sa paniki na parang aso na may mga maskulong nang gagatal sa halos lahat ng parte ng katawan. Napakatangkad nito. Alam niyang nakita siya ng nilalang kaya mas lalong lumakas ang huni nito. Lalaki man siyang matatawag ngunit ramdam niya ang pagiging duwag sa mga sandaling iyon. Iyon rin kasi ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong nilalang.
Alam niyang isa itong aswang na madalas noong ikwento ng kanyang lolo. Kahit naka-aircon ay kakaibang init ang kanyang nadarama. Ang kanyang mga pawis ay sobrang lapot. Mag-isa lang siya sa kanyang kwarto at sa kabila niyon ay ang kanyang mga magulang. Wala rin naman siyang mga kapatid dahil may mga pamilya na. Siya ang bunso at siya na lang ang kasama ng mga magulang sa kanilang bahay. At aminado siyang bata pa lang ay duwag na talaga siya. Kaya nga hindi siya nanonood ng mga horror movies. Halos mamatalon sa gulat si Romeo nang biglang kumaluskos ang mga kuko nito sa kanyang bintana. Alam niyang hindi ito makapasok dahil bukod sa crystal ay may harang itong grills. Subalit, natatakot pa rin siya. Sa takot niya ay napatalukbong siya sa kumot. At hindi na gumagalaw pa. Hindi siya makatulog dahil sa nilalang na walang planong umalis sa kanyang bintana. Patuloy lang ito sa pagkaluskos at ang huning dila dumadaing ay mas lalong lumakas. Romeo, sawayin mo nga yung aso sa labas, ang ingay naman. Wika ng kanyang ina, sabay katok ng kanyang kwarto. Tsaka lang naglakas loob na tumayo si Romeo at lumapit sa pintuan para buksan ang inang nasa tapat. Kagad niyang binuksan ang ilaw. Nay, may aswang sa bintana ko. Siya yung kumakaluskos, imporma niya sa ina. Lahat na lang ng kalokohan, sinalaw mo ng bata ka. Sinong baliw na aswang nang susugal ng buhay sa ganitong syudad? Takot lang nun. Puro ka kasi kalokohan. Galit na saad ng ina nito at lumapit na sa bintana. Pinigilan ito ni Romeo ngunit muli na namang lumipad ang kamay nito sa kanyang balikat. Tigil-tigilan mo ako, Romeo, ha? Puro ka biro. Kalagitnaan ng gabi, hinayaan mo ang buwisit na asong ito na sobrang ingay. Hirap pa naman akong makatulog kapag ganito. Uwi ka nito, sabay tabig ng kortina sa gilid. At dahil may kalabuan na ang mga mata nito at hindi nakasuot ng antiparang degrado, ay hindi nito namataan ang nilalang na nakatayo sa labas. Kinalabit ulit ito ng anak, ngunit tinabig nito ang kamay ni Romeo. Kaya nang mabuksan nito ang slide na kristal, ay nakakuha kagad ng pagkakataon ng nilalang na maipasok ang kamay nitong may mahabang kuko. Mabuti na lang at hindi naabot ang mukha ng ginang, subalit nakalmot ang kanyang kanang balikat dahil nakatagilid siya at nakatapat ang kanang balikat sa bintana. Mabuti na lang din at may harang na grills dahil kung wala, malayang makapasok ang aswang at marahil ay nakuyog silang dalawa dahil sobrang duwag ni Romeo. Santisimang nilalang na iyon. Anong nilalang yon? Tanong ng kanyang ina sabay layo sa bintana. Kagad iyong isinara ni Romeo, kamuntikan pang maipit ang kamay ng aswang, subalit na pakabilis nitong gumalaw. Sinabi ko naman sa iyo kanina, ayaw mo kasing maniwala eh, paninisi ni Romeo sa ina. Sobrang haba ng apat na marka ng malalim na kuko sa balikat ng matanda. May kalaliman rin ito, kaya marami ang dumadaloy na dugo. Ramdam ng ginang ang sobrang hapdi ng kalmat. Puro ka kasi kalokohan eh. Mali ko bang pinagluloko mo na naman ako? Reklamo ng matanda. Bigla nang nag-ingay ang mga aso sa daan. Tila may sinusundan itong nilalang papunta sa boarding house ni Aling Evelyn. Biglang naalala ni Romeo ang dalagang si Claudia. Biglang nagkaroon siya ng malakas na hinala na ito ang aswang. Walang normal na tao ang may ganoong uri ng dila. Biglang kinilabutan si Romeo nang maalala ulit ang kanilang kwentuhan. Tapos bigla siyang napatingala
at nakita ang anyo ng dila nito. Kahit gaano kaganda ang labas o ng mukha ay nakakapanghilakabot pa ring isipin ang kakaibang dila nito. Kinabukasan, maagang nagpunta ang landlady sa kanilang bahay. May ipinaabot daw na sulat ang babaeng probinsyana na nag-a-apply abroad. Kahit wala nang ganang basahin iyon ay tinanggap na lang din ang binata at nagpasalamat. Nako, alam mo bang napasok kami ng aswang kagabi? Nako, nakakatakot ang itsura. Nagkagulo tuloy ang aking mga borders. Kwento ng ginang. Anong aswang? At saka anong itsura po? Tanong ni Romeo. Basta, babae yata ang aswang. Magulo ang buhok. Sobrang pangit ang itsura at saka kulubot ang mga balat. Paglalahad nito, kaagad na alala ni Romeo ang aswang na nasa kanilang bintana. Kapareha iyon sa description ng ginang. Kaagad niyang tinanong kung saan pumunta. Nako, pumasok sa kwarto ni Claudia. Nang tangkaing sundan ng isa sa aking mga borders. Ayun, wala na. Siguro ay dumaan sa bintana. Bukas kasi iyon eh. Paliwanag pa nito. Umusbong ang duda sa isipan ni Romeo. Hindi kaya at si Claudia talaga ang aswang? Paanong naroon lang siya sa kwarto niya nakatayo? Hindi man lang siya sumisigaw sa takot dahil pinasok siya ng aswang. Tsaka ang maitim niyang dila. Iyon ang palaging bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya lang masabi kay Aling Evelyn ang kanyang hinala. Subalit, sigurado siya sa kanyang isipan na iyon na talaga ang aswang na naligaw sa kanilang lugar. Nang makaalis na ang ginang ay kaagad niyang binuklat para tignan kung ano ang nakalagay sa sulat. Puro iyon panunumbat. Bakit siya pinaasa? Bakit siya inewan sa ere? Anong kasalanan nito? At marami pang mga katanungan sa sulat na iyon. Kinayumos iyon ng binata at itinapon. Napailing pa itong muli, sabay ngisi. Natural, ayaw kong magkaroon ng nobyang aswang at mas ayaw kong umibig sa isang aswang. Sambit ni Romeo. Kausap niya ang kanyang sarili. Simula noon na hindi na masyadong nagpaglapit si Romeo sa mga babaeng dayo. Kahit gaano pa ang mga ito kaganda, ay nawala talaga ang interes niya sa pagkikipagkilala. Marahil ay, hindi pa talaga dumating ang totoong pag-ibig sa buhay niya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito mga kaaswang. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Pagpalain nawa kayo.